Samantala, pumalo na po sa 6.83 million pesos ang pinsalang dinulot ng magkakasunod ng mga bagyong Christine, Leon at Marce sa sektor po ng agrikultura. Batayan sa datos na inilabas ng Department of Agriculture. Si Vic Sumintak sa detalye. Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na tataas pa ang halaga ng pinsalang idinulot sa sektor ng agrikultura ng magkakasunod na bagyong Christine, Leon at Marce na nananasa sa bansa. Batay sa report ng mga regional field office ng DA, iniulat ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na tinatayang nasa 6.83 billion pesos na ang naitalang pinsala sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi pa kasama rito ang ulat ng mga field offices sa mga lugar na dinaanan naman ng bagyong Marce. Sinabi ni De Mesa na nasa 171,080 na mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan, kung saan nasira ang 271,464 metric tons ng palay, 2,125 metric tons ng mais, 37,233 metric tons na mga high-value crops, 1,780 metric tons ng fisheries product. Sa ngayon yung insurance pa rin natin at 667 million. Patuloy yung updating ng listahan para doon sa... Definitely madadagdagan din yan dahil nadadagdagan yung losses natin. Aside doon sa the usual na pinimimigay natin na quick response fund, yung ating sure loan at saka yung preposition na 549 million worth ng goods doon sa mga affected areas. Sa record ng DA, malubhang naapektuhan ng mga kalamidad ang mga agricultural at fisheries products sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soksarjen at Caraga Region. Namahagi naman ng iba't ibang tulong ang DA sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Loan, Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council at pamamahagi ng agricultural inputs na kinabibilangan ng mga binhi ng palay at gulay. Bagamat umabot sa 271,000 metric tons ang napinsala sa rice production sa mga bagyo, tiniyak ni De Mesa na sapat pa rin ang supply ng bigas dahil mapupunan ito ng 3.8 million metric tons ng inangkat na bigas. Kung idadagdag natin yung losses mula pa noong January, El Nino, yung mga sunod-sunod na bagyo, plus itong Christine, wala pa si Leon at Marce, nasa more than 800,000 metric tons na yung losses sa palay. This is already beyond average ng ating 500,000 metric tons na normal losses every year. Ang kagandahan naman nito, on the import side, yung dumating na bigas as of mid-October is already 3.8 million metric tons. At kumbaga, nalampasan na niya yung 3.6 last year. Aminado naman ang DA na mayroon ng pagtaas sa presyo ng gulay, lalo na sa mga highland crops, dahil umabot sa 2,800 metric tons ang pinsalang dulot ng magkakasunod na bagyo. Subalit babalik ito sa normal na presyo sa loob ng 2 linggo na recovery period. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.